Lagi ng Real Talk ng Bayan. Kung sama-sama, lahat tayo may magagawa. Pantay ng Bayan. Iayag ang saloobin, imayin ang inai. Alamin ang pwedeng gawin. Mag-reality check tayo. Tingi ng Real Talk ng Bayan. Ihayag ang saloobin, himayin ang hinaing, alamin ang pwedeng gawin. Mag-reality check tayo. Espesyal na Sabado night ang pagsasamahan natin mga Kanit 25. Dahil isa sa malapit sa aking buhay ang makaka-reality check natin ngayong gabi. Madalas siyang trending at pinag-uusapan. Hindi lang dahil sa kanyang good looks na minana sa kanyang mga sikat na mga magulang, kung hindi dahil na rin sa kanyang political journey. Isa siya sa mga itinuturing na bagong henerasyon ng mga leader ng bansa. Epektibo nga ba ang mga estilo niya sa pamumuno? Ngayong nalalapit na ang halalan para sa barangay at sangguniang kabataan, alamin natin kung ano ang mga maipapayo niya sa mga susunod na leader ng ating komunidad at sa mga botanteng maglulukluk sa kanila. Ako po ang katuwang ninyo para sa usaping ito. Kaya dapat ihayag ang saloobin, himayin ang hinaing, alamin ang pwedeng gawin. Mag-reality check tayo. Kanit 25, let's all welcome sa Reality Check ang punong lungsod ng Pasig, ang aking pamangkin, inaanak, Mayor Vico Soto. Magandang gabi, Vico. Magandang gabi, Ninong Tito. Thank you for inviting me po. Hey, salamat. Kami yung dapat magpasalamat at pinaunlakan mo ang aming imbitasyon. Sa kabila ng busy schedule mo, lalo na kaya mga pangangailangan sa Pasig at may padating pa naman na barangay elections doon sa inyo. So, maraming salamat. At Vico, bago tayo mapunta sa seryosong usapan, papakilala muna kita ng husto sa ating mga Kanit 25. Marami silang gustong malaman tungkol sa'yo. Okay. Narito ang portion na reality checking Mayor Vico Soto. Simple lang. Okay. O, game na. Game po. Okay. Para sa unang set, mag-my day muna tayo. My day. Ano nga bang ginagawa ni Mayor Vico sa araw-araw na ito? Let's say, anong oras kang gumising? Anong oras ako gumising? Una, depende po sa araw. Araw-araw po kasi, umaga, meron kaming off-plan kaayusan. So everyday po yan, Monday to Friday. Nag-iikot-ikot po kami ni na Kong, ni na Vice. Inaalam ano yung sitwasyon. So pag ganun, mga 8 to 9 a.m. yun. So, syempre, mga 7, 6. Gumigising ka na lang 7. Pero, Ninong, pagka malakas ang ulan, kailangan 4 a.m., gising na po ako. Oh. Kasi, titingnan natin kung magsususpindi ng klase. Oo nga pala. Ano unang ginagawa mo pagkagising? Nag-aalmusal ka? Hindi ako nag-aalmusal na. Ah, hindi ka nagbe-breakfast? Kasama ba sa diet mo yan? O? Hindi naman ako nagda-diet. Kami ni Papa, hindi naman namin kailangan masyadong mag-diet. Oo nga. Konting stretching. Tapos maliligo, magbibihis na po. Okay. So, hindi, kasi parehong, tama yung sabi mo, pareho kayo ng built ni Vic. Eh, no? So, hindi ka nagbe-breakfast, tutuloy ka na agad sa trabaho, whether may ulan o wala. Ano, pagkatapos nun,
Paano? Anong kasunod noon? Kung wala naman pong events, diretso na po ako sa munisipyo. Tapos hanggang anong oras po ako abutin doon, kung anong trabaho meron. Pag nasa sasakyan ka, nakikinig ka ng music? Kung minsan ho, pero mas madalas, tulog ako. Pag sa sasakyan, mas sandal tulog. Okay, doon ang bawi, no? Doon nakakabawi. Ang tinatawag nga nila doon, yung yun ang catnap. Catnap, power nap. Oo, power nap. Kahit 10 minutes, laking bagay po. Oo. So, pero music lover ka ba? So hindi rin ako masyadong ano mga pero, type ng music na gusto mo? Halo-halo din po. Mga alternative. Pero siguro, more recently, siguro sa stress din sa trabaho, mas gusto ko na ngayon yung medyo mas mellow ng konti. Okay. Kahit medyo luma, mga Beatles type o kahit classical talaga, music nakikinig kahit ako. Kahit hindi ka pa pinapangaral ng mga panahon. Opo, opo. Hindi mo inabot yun. For the purpose na medyo pang pa-relax lang. Oo. Sa pelikula naman, anong huling movie na napanood mo? Whether sa television o sa ano? Ang gandang tanong po, Ninong, kasi hindi ko po maalala. Ano bang huling movie na napanood ko? Kagabi, pampatulog, nanonood ako ng documentary. Uh-huh. TV series, documentary ba tawag doon? Yung Planet Earth. Matext ka bang tao o mas gusto mong tinatawagan mo o ginatawagan ka para kausap? Mas gusto ko po na text o Viber o kung anong app. Ang dahilan po, mas gusto ko nakasulat. Halimbawa, kausap ko po staff ko. Mm. At least pag nakalimutan, uy, napag-usapan natin to, correct. Ha? Nandito. Pag kasi minsan sa cellphone, may pagkaulyanin din po ako. Minsan nakalimutan ko, nakalimutan ng kausap ko. Mahirap yung... Which happens to everyone. He said, she said. And text, walang kawala. Oo, so mas lamang sa'yo yung mas mabuti mas sa text. Mas gusto ko po. Okay. Dumako naman tayo sa mga sinasabing dreams and wishes ni Mayor Vico. Ito ay katuwaan lang. Kung ikaw ay mayroong superpowers, anong kapangyarihan ang gusto mong magkaroon at bakit? Di po yung ability to read minds. Parang interesting po. Anong iniisip ng mga kung sino-sino. Maganda yan. Sino ba superpower na favorite mo nung araw? Kahit nung kabataan mo. Huwag mo sabihin si Enting Kabisote, ha? Lastic Man, pwede ba po? Pero ang favorite ko talaga ay Iron Man. No. Oh, okay. Kung ang pangalawa si Elastic Man. Ganda. Ano ang pinaka biggest what if mo sa buhay? What if? What if? Nare, kung hindi kasi Mayor Vico ngayon, ano ka? Yun po. Siguro, what if hindi ako tumakbong konsehal? Or what if hindi ako tumakbong mayor? Tingin ko, somehow nasa gobyerno pa rin po ako. Kasi ever since 9-10 years old, talagang pangarap ko, hindi ko po pangarap tumakbo eh. Hindi ko pangarap maging politiko. Kilala niyo naman po ako nung bata. Sobrang hindi ako nagsasalita, mahihain lang po. Pero magaling yung basketball. Hindi naman. Laking gulat ng parents ko, pati buong family na pumasok ako sa politika. So yun yung what if ko. But I think somehow nasa gobyerno pa rin. Baka hindi as elected. Pero baka career official, gobyerno pa rin po. Posibleng-posibleng nga yung sinasabi mo yan. Kasi natatandaan ko, nung ikaw ay kumukuha ng law, graduate ka na ng college eh, tapos nag-law proper ka eh, for some time eh. Sabi ko sa papa mo eh, sabi ko pagka-graduate niya, nasabi mo, pasok siya sa akin ha. Sa Senate ako nun eh. So, parang may inclination civic na public service is very close to your heart. Yes. Parang ganun eh. Definitely po. So, kung meron ka man ng wish naman, ano naman ang gusto mong ibahin sa sarili mo? Kung may wish ako, siguro more time. Yan siguro ang wish ko. More time sa hobbies. More time makapag-basketball. hindi mo ba naging dream mag-artista? Ayan to think ang... na kaliwat kanan, ha? Ano, mama, papa, parehong celebrities, parehong showbiz, sikat. Si mama ko po nun, si mama ko, hindi talagang, lagi niya akong
iniimbitahan. Kahit sa coordination camera noon, tanong niya ako, Biko, ayaw mo bang subukan? Isang beses lang, lagi siyang ganun. Isang beses, o sabihin ko kay Papa mo, lagi siyang ganun. Sabihin ko kay Papa mo, mag-guest ka sa ano niya, sa show niya, pag Sunday noon, may show. Isang beses lang, subukan mo lang. Pero hindi ko talaga, siguro mahihain kasi talaga. Hindi ko nakita yung sarili ko sa showbiz. Hindi po talaga eh. Oh, parang hindi siya para sa akin. Ganun din ang nakita namin sa'yo noon eh. Talagang ang tingin ko, papuntang public service talaga or service in government eh. Bilang isang politiko, ano ang pinaka, at this point, end goal mo? End goal? To be the best in your field. Ang gusto ko lang po, maging agent of positive change. Gusto ko maging bahagi o instrumento ng magagandang pagbabago sa gobyerno natin, sa lipunan natin. And ano man ang ibig sabihin nun, basta hindi posisyon yung goal. Check tayo dyan. Opo. Because actually, that is what we are seeing in you right now. Thank you po. Ngayon, may mga kilig questions lang mula sa fans. Sana mapagbigyan mo, ha? Okay lang, ha? Hello. Kawayan mo muna. Nasyadong maraming, may gusto nitong maimbita ka namin dito eh. So in terms of, ito naman eh, mga female features o characteristics, saan ka na-attract? Baka ito naman yung mag-viral, ha? Sayang yung ibang tanong. Sa matangkad o petite, ganyan. Anong masasabi mo? Long-haired, short-haired? Hirap sagutin eh. Basta mabait, maka-Diyos, okay na po yun. Ayun, ano? Depende talaga sa dating, eh. Depende rin, Hindi pwede mong specify, eh, no? Opo. Hindi pwede specific, eh. Siguro sinasabi ng iba, eh. Bitinin muna namin kayo, ha? Sa kwentuhan ng mga Kanet 25. Walang BBTU, magbabalik pa po ang reality check. Kaya ko sa aking pangarap. Hiya! Hello! Dito pala siya nag-e-emote. The Philippines Rock Royalty is in the house. Yeng Constantino! Sinasalihan mo din daw yung mga contest na sinalihan ni Sarah G. Lahat po ng star para maging star. Okay. So sa pagiging star, kailangan yung itsura mo. Full package po talaga. Full package. Kung hindi pa po kay Dr. Vicky Bello, baka hindi po naging itong itsura. Ganun na. So ilan yung sinalihan mo na puro, ay, fail. Siguro mahigit 100 po. Mahigit 100? Ay, parang pangit-pangit ko. Baka hindi naman ako talented. Baka hindi talaga para sa akin ito. Kaya po nag-give up po talaga ako. Nanalo na tayo! Wow! Anong ginawa mo sa 1,000,000 piso na premyo? Yung una ko po binili dun sa 1,000,000 ko na premyo, isang bucket ng chicken, chocolate cake, at saka 2 dozen ng Yakult. Ang awiting ito'y para sa'yo. Thank you.
Nagbabalik po ang reality check. Mga Kanet 25, kasama pa rin natin si Pasig City Mayor Vico Soto. Vico, mayroon kami mga ilalabas na picture ha, noong kabataan mo. Mga picture, okay. Oo. Kwento mo naman sa amin ang naaalala mong istorya sa likod ng mga litratong ito. Sige po. Anong klaseng picture kaya ito? Naaalala mo pa ba ito? Si Mama talagang ano yan. Dati na maganda yan. Mother. Walang kaduda-duda, dati na maganda yan. Si Mama lahat talaga binibigay sa mga anak niya. Ah, talaga. Ano, pero nasa time, effort, talagang... Ito. Dahil sa dalas ng kasama yung mami mo, si Connie Reyes, of course, nasasabi tuloy ng iba na mama's boy ka raw. What's your reaction to this? Well, kung siya po ang tatanungin niyo, baka hindi po siya mag-agree. Lagi nga nagtatampo sa akin yun kasi kulang daw ang time ko sa kanya. Si Connie ang lumalabas na first lady mo sa Pasig. Di ba? Wala kasing asawa. Kamusta siya? Okay naman. Pero pagdating po sa governance o sa LGU work, hindi siya involved at all. Oo. Minsan... So, kunwari, ito may darating na family day, mag-inspirational talk, ganun. Pero bihirang-bihira po yun. Oo, I'm sure hindi siya. Pero anong support ang naibibigay niya simula nung naging alkalde ka? Well, number one, moral support, prayers. Yun ang pinaimportante. Hindi siya nagkukulang doon. At malakas magpalakas ng loob yan, ha? Tama po. Tama no po year. Yun. Tama po yun. Ito naman, second photo. Ito. Yan. Baka pala pang 1 year yan. Mga ganun po, ano? Siguro 1 year old. Si Papa naman, although, siyempre, alam naman ng lahat ang sitwasyon nila ni Mama. Pero hindi rin siya nagkulang, lalo na sa time. Na kahit busy siya with Itbulaga, with shooting. Lahat ito, yan, birthday ko yan. Siguro 4th birthday. Lahat ng special occasion, lahat ng birthday, nandun siya parati. Recital, piano recital. Tsaka alam ko, pagka every now and then, pagka Sunday, dapat nagkikita-kita kayo kahit papano, unless naging mayor ka na. Medyo. Siguro ninong hanggang college ako, every Saturday nagdi-dinner po kami. Ayun. He would go out of his way to spend time with me. Ano ang pinaka-paborito mong moment habang lumalaki ka nakasama yung daddy mo? Wait, di ako makaisip ng specific moment eh. Pero sa akin, napakalaking bagay na, yun nga, every Saturday. Alam kong busy siya. Minsan, nasa shooting siya. Tatakas lang siya ng isang oras. Correct. Dinner lang kami. Siyempre, para sa isang anak, malaking bagay po yun. Oo. So, nung nagbalak kang pasukin ng politika, paano mo itong sinabi sa papa mo? At paano siya nag-react? Oo. Nakakatawang... kwento ito. alam niya naman na pinag-iisipan ko na nung time na yun. Lalo na nung tatakbo na... Consial pa lang yan. Consial. Nung tumatakbo na po akong mayor, yung consial, wala naman problema. Pero nung tatakbo na akong mayor, actually, nung final decision, hindi na kami nagkita ng personal. Kasi, wala nang time eh. So, tinawagan ko po siya. Sabi ko, pa, nag-desisyon na ako, tatakbo akong mayor. And mga siguro 10 seconds, wala po siyang hindi nasabi. He was trying silence. He was trying to digest what he heard. After nung 10 seconds na yun, ang sinabi niya na lang ay basta suporta siya. Pero siyempre, reading between the lines, alam ko na medyo... Kinabahan din, siyempre. Lalo na yung sitwasyon namin noon sa Pasig, ay kulang na lang, takutin talaga tayo. Oo, totoo. Alam ko lahat yung nangyayari na yun, kaya naiintindihan ko yung sinasabi mo. Ito naman, yung third photo. Ayan, oo. Kasal ni Paulina, if I'm not mistaken. Okay. Ito yung mga kapatid mo. Opo. Si Ate Danica, Kuya Oyo, and then si Paulina. Si Nika nga pala yun sa gitna. Yes. Paulina to. Kasal ni Paulina kay Jed. Kasal ni Paulina yan. Yes. Okay. Kamusta ang relasyon mo sa mga kapatid mo? Mabuti naman. We don't see each other as often as we would like to. Sino sa kanila ang madalas mong nakakausap sa mga kapatid mo?
Well, lahat naman na kausap ko. Mm. Growing up, ang biggest influence talaga sa akin, si Kuya L.A. Kasi siya yung 11 years yung agwat niya sa akin eh. So, kung ano yung... Kulang na lang i-brainwash niya ako kung ano yung interest niya, kung ano yung hobbies niya. Matik yun na rin yung sa akin. So, basketball, governance, yun yung mga hilig niya. Tinuturo niya sa akin, baby pa lang ako, kaya siguro, kaya ako na-brainwash. Pero, in a good way naman. I'm sure. Lahat ng mga kapatid mo, kilala ko, napakabubuti nila. Okay. Seryoso at malalim ang usapan na po kasama si Mayor Vico Soto sa pagbabalik ng Reality Check. Yeah. Masasabi mong tunay na kaibigan. Yep! At kapag siya'y natagpuan na, huwag mo nang pakawalan! Ang tunay na kaibigan, laging nandyan kahit kailan. Handang gawin ang lahat, maging happy ka lang. Gagawin ang Afro Funk! Para sa'yo, para sa pamilya, at para sa bayan. Tulad na lang ng inyong mga bagong kaibigan. Tuwing umaga, love, tunipe, and Afro Funk! Lunas ang gabiyanes, 6:30 ng umaga, sa Net 25! Tiny spark that led to illuminating a whole industry, starting from selling lamps to providing world-class cinematic lightings. Listen to the illuminating business story of MQ Group, also known as MQ Lightings Enterprises, through its manager for sales and marketing, Christian Ong. He will graciously fill us in on how one tiny spark led them to become a leading industry player in the entertainment and visual industry as they open for business. To evoke emotions or add drama or excitement on a certain scene can be done using lighting, no? Open for business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Kasama pa rin natin si Pasig City Mayor Vico Soto. Mga Kanet 25, currently, siya ang isa sa mga youngest mayor in the Philippines. 29 years old lamang siya ng mahalal na alkalde ng Pasig City. Samot-saring leadership awards na rin ang nakuha ni Vico sa loob at sa labas ng bansa. Vico, bago ka nag-mayor, ano yung naging katungkulan mo muna doon sa lokalidad sa Pasig? Bago po ako naging mayor, naging konsehal po ako ng isang term. Bago naman po ako maging konsehal, may mga iba't ibang trabaho din ako. Nagtrabaho din po ako sa civil society organization, na government monitoring naman po yung ginagawa namin. Before that, naging legislative staff officer din po ako. So talagang pinaghahandaan din, umbaga pinag-aaralan bago pumasok sa pagiging mayor. So would you say yun ang nagtulak sa'yo para pasukin ito? Sa akin po, siguro... Hindi ko masabi kung kailan talaga o paano ko napunta dito. Pero one thing led to another. Yung sa akin lang po, pag may open door, may opportunity to do good, seize the opportunity. You became a counselor. You did well. As a matter of fact, ang alam ko, ikaw lang ata ang minority nun eh. At, medyo iba yung sitwasyon ko nun. Iba-ibang sitwasyon mo nun. Medyo... May kahirapan yan. Naiintindihan ko yan. Nag-vice mayor ako dati. So, alam ko yung sitwasyon ng mga konsehal. No? Ayun, nung nag-decide ka na tumakbo bilang bilang mayor, sapagkat may mga nakita kang magandang pagkakataon na improvement sa Pasig. Ganun ang dating sa akin.
Hindi ka ba natakot na may mabigat na angkan yung sasagupain mo? Mm-hmm. So, who were reigning for 27 years. What was your biggest concern during yung panahon na yun? Well, kung aaminin ko po, talagang nandun yung factor po na yun. Pero para sa akin po kasi, yung laban na pinasukan ko, hindi siya laban kontra sa isang tao o kontra sa isang pamilya. Mission ito na gusto natin, gaya ng sabi ko kanina, maging instrumento ng magandang pagbabago and to improve or to forward good governance sa LGU natin, sa Pasig, at sa buong bansa. Well, 4 years ka ng mayor ng Pasig. Kung ikukumpara sa unang taon mo ng pamumuno mo noon at ngayon, kamusta naman? Challenging pa rin ba hanggang ngayon o medyo ano na, medyo mas relaxed ng konti? Challenging pa rin po. Hindi ko naman po kayang sabihin na relax na, pero definitely mas mahirap yung unang mga buwan. Unfortunately, nung medyo nagta-transition na ng maayos nung 2019, tapos 2020 pumasok, biglang nagka-pandemic naman. Maayos pa rin naman yung mga nangyari, marami pa rin pong nagawa. Pero aminin natin, may ibang bagay na, lalo na yung malalaking project sana, medyo naantala po dahil sa pandemya. Pero tuloy pa rin, medyo ano lang. Anong kwento doon sa, by the way, yung nag-viral video na nagba-basketball ka, mga ka-basketball mo yung mga taga-Pasig? Ay, dito daw. Ito. Ay, tagal na yan. Ano ba yung... Opening ng liga, nakitira lang po ako. Chumamba. Chamba-chamba lang naman po yan. Half court po yata. Chamba-chamba lang po yan. Pero sunod-sunod po yung chamba. So bisita ka nung ano? Bisita ka sa barangay sa agad po yan, sa Afable. Yan po ang ano natin. Opening ng liga nila, inimbitahan ako. Kaliwete ka ba? Kaliwete po. Kaya pala. Pagpasa ng bola, tinira ko. Yun nga po, nakachamba ng konti. Ang maganda rin nakunan. Ano? 4 years sa pwesto. Ano masasabi mong greatest contribution mo, hindi lang sa Pasig, pati na rin sa buong bansa? Para sa akin, napakita natin sa Pasig na pwede pala. Mm-hmm. Na pwede pala ang malinis na gobyerno, pwede pala ang procurement na walang kickback. Mm-hmm. Unti-unti, nakikita natin na talagang nagbubungay. Kasi kung marami ng pondo ang Pasig ngayon, ngayon namamaximize kasi 100% talaga. So, without going into specifics sa mga programs, projects ng Pasig, yun ang masasabi po natin, na ginawang transparent ang pamahalaan, na nakikilahok ang taong bayan sa gawain ng gobyerno, mataas ang level ng pananagutan. Para sa akin, yan yung number one. At habang binubuo po natin yun, the rest follows, ika nga. Mm-mm. For 2 consecutive years, hinirang ka bilang isa sa Asia's most influential leaders ng isang reputable publication. Ano masasabi mo rito? Wala naman po. Of course, I'm thankful pag kinikilala o nabibigyan po ng parangal. Na-appreciate ko naman po. Mm-hmm. But as much as possible, hindi ko po siya iniisip. Thank you, appreciate. Mm-hmm. Pero hindi dapat pumasok yan sa ano natin. Kumbaga, hanggang dun lang, thank you, appreciate. Perhaps hindi could, dapat to. Perhaps saka hindi naman yan yung goal natin. But perhaps it could inspire you to do more. Di ba? Inspiring yes, din, ano? Huh? Saka, sana, kumbaga, may ma-inspire din na iba. Meron ding viral video na uminit ang ulo mo sa mga nire-reklamo sa City Hall at mga nadidihado mong constituents. Nariyan yung detractors at iba pang challenges. Paano mo napapanatili ang ganito pa rin kangay reputasyon at role model as mayor? Umiinit ang ulo mo, pero in the end, Pikangay, you try to resolve it, di ba? Pag umiinit po ang ulo ko, 99% of the time, aminin ko naman, madalas po umiinit ang ulo ko sa dami ng iniisip, sa dami ng... Pero kadalasan po, umiinit ang ulo ko pag may nakikitang katiwalian or
pag may nandedeado, may nanlalamang sa kapwa. Pag may ginagawa. I think yung sinasabi niyo pong video na nag-viral, yun po, may dinidemolish on his own. Landowner naman po talaga siya, hindi po. On his own, may siyempre dapat demolition order galing sa korte po yan. Ang ginawa niya, hindi siya makapag-antay sa korte, may dinimolish siya, kumuha siya ng sarili niyang crane at gamit, may tao sa loob ng bahay, tinira niya. So, napasugod po ko. Thankfully, wala pong nasaktan nung time na yun, pero muntikan na. May bata pang natutulog sa loob. Of course, marami siyang... So, nakarating sa'yo? Sinugod ko po. Pinuntahan ko po. Hindi pwede yun. Sabi, kung may court order, ako pa nga unang tutulong sa'yo, sabi ko sa kanya. I will help you. Sabi ko, assist natin yung mga tao. Gawin natin sa maayos, sa mapayapang paraan. Pero hindi yung you will take the law into your own hands. Magde-demolish ka na may tao sa loob. Parang masyadong salbahe. Kaya po ako nagalit nung time na yun. Minsan kasi yung highlight na lang yung makikita, hindi na alam ng tao yung ayan buong kwento. Ayan ang mabigat sa mga viral eh. Yan ang mahirap. Pag na-edit. Pag naputol-putol, patay. Yung context wala na. Tama. Ligaw na yung context. Naniniwala ka ba na talamak pa rin ang korupsyon sa gobyerno? Ano? At sa palagay mo, in general, ha? At sa palagay mo, saan nagsisimula at ito at paano ito matatapos? Ninong, open secret naman po ang corruption sa gobyerno. But I believe that every single one of us, yung mga mamamayan na ayaw ng korupsyon, tulad natin, kasama tayo, every one of us has his or her part to play. Sa maliit o malaking bagay. Kasi yung corruption, kaya naman talamak yan. Kasi katanggap-tanggap po siya. Tinotolerate. Tinotolerate natin Lahat naman tayo to some extent. Guilty po tayo na tinotolerate natin. Nakita natin ang nangyayari. Wala tayong ginagawa. Kunyari, hindi na bulag-bulagan tayo. Kultura po ito, Ninong eh. Na kung katanggap-tanggap siya sa maliit, hanggang sa lumaki ng lumaki. Totoo yun. Aminin po natin, pag pinara tayo ng traffic enforcer, ano pong una nating iisipin? Abutan ko na lang kaya ito para hindi na ako tigitan. Whether or not gawin natin, aminin natin, pumapasok yun sa isip natin. Napakaliit po nun. Pero pag pinagsama-sama natin, wala, hanggang dun na. Lumaki ng lumaki, hanggang dun na yan, sa bilyon-bilyon, nakikita natin sa balita. At pag na-consummate yung kaisipan na yun, ayun na, kabit-kabit na yan. Pati yung enforcer, nakorap mo na. Opo. It starts with the little hanggang sa malaki. Kaya all of us have our part to play. Start with ourselves. Diba? Ganun dapat ang attitude ng ating mga kababayan. Dito sa reality check, Biko, meron kaming check tayo dyan at X yan portion. Okay. Ano, meron kaming sasabihin, kung okay sa'yo, sabi mo, check tayo dyan. Okay. Kung hindi naman, X yan. X. Ayan. Yes. Parang ano yan, agree or disagree. Okay. Ito unang tanong. Maging presidente ng Pilipinas someday. Check, ako po? Check tayo dyan o X yan? Sa akin, X yan. hindi tayo dapat nag-ambisyon ng posisyon. Kung ano yung open door, kung ano yung pwede kong gawin ngayon, yun lang yung iniisip ko. At saka sometimes, sabi nga nila, deposition seeks the man. Ganun yun. Okay. Masaya ka naman sa nagagawa mo sa Pasig bilang mayor. Check tayo dyan. Yan, okay. Nasa bagong henerasyon ng mga politiko ang susi sa governance. Check tayo dyan. Tama, naririnig ko rin sa mga kabataan ngayon na magagaling yan. Pero old or young, may bahagi pa rin. Tama. May pag-asa pang makaahon sa kahirapan ang mga Pilipino. Check tayo dyan. Definitely yes po yan. Right. Politika ang dahilan kung bakit wala kang love life sa ngayon. Siguro check tayo yan. Sobrang busy. Alas 4. Minsan alas 8. Nasa barangay na. Talaga nga naman. Mamaya naman sa aming pagbabalik ha, harapin ni Mayor Biko ang ilan sa mga katanungan ng bayan. Magbabalik pa po ang reality check. Aksyon sa lahat ng problema. Walang uurungang reklamo.
re-responde anumang sitwasyon. Kung kayo po ay may sumbong, mag-text lamang po ha sa 0915-415-1035. Mag-email din sa responde at net25.com. Pwede rin kayo magpadala ng inyong mensahe sa ating pong Facebook page at Net25TV. Walang imposible at lahat may solusyon sa mga totoong certified e-responder. Babalik ang reality check at kasama pa rin natin si Pasig City Mayor Vico Soto. Mga Kanet 25, tuloy na ngayong Oktubre 2023 ang barangay and sanggunian kabataan elections matapos masuspindi ito ng ilang taon. Mayor Vico, gaanong kaimportante ang role ng mga barangay at SK leaders na binoboto natin? Ano ba talaga ang role nila sa komunidad? Napaka-importante kasi sa gobyerno, sa local government, barangay ang frontliners. Mm-hmm. Kahit nga mga kaso, utang, ganyan, domestic cases, sa barangay muna dumadaan yan. Mm-hmm. Peace and order, ang immediate po, barangay po muna. Bago ma-elevate sa amin ang mga bagay-bagay, frontliner po talaga ang barangay. Kaya napaka-importante na ang mga kapitan, kagawad, and all barangay officials natin ay hindi lang basta magaling magpapogi o magpakyut, kundi kailangan may capacity, kailangan qualified yung mga piliin natin. So napakahalaga ng maayos na pamamalakad ano sa bawat barangay. Opo. Ng mga barangay leaders. Kasi yung correct me if I'm wrong, but I distinctly remember na ang barangay o barangay captain 3-in-1. Mm-hmm. Tama parang, po. Legislative, judicial. Pati executive siya rin siya. Po. Siya ang chief executive. Pero pagdating sa paggawa ng mga barangay ordinance, siya rin yung presiding officer ng sanggunian barangay. Tapos, pag may nagreklamuhan, may nagkasuhan. Opo. Bago i-file sa korte yun, siya magdidesisyon. Dadaan muna sa lupon yun. Ayun na under din po sa kanya yun. Ayun na nga, kaya napakahalaga. So, no? very powerful. And very crucial sa pag-gobyerno. Well, at the moment, simply lang ang qualifications ng barangay captain at kagawad. Mm-hmm. Dapat residente at rehistradong botante doon sa lugar na tinatakbuhan nila. Read and write, sabi nga sa konstitusyon, marunong magbasa at magsulat. At least 18 years old no, sa araw ng eleksyon. Sa tingin mo ba, sapat na ito na qualification? Na bilang alkalde, ano sa tingin mo dapat na importanteng traits ng isang barangay officials? Well, yung qualifications mismo na ayon sa batas, debatable po eh. Pero nasa sa tao naman yan kung sinong pipiliin. Pero sana, alam din natin kung ano ba yung dapat hanapin sa mga leader natin. Kasi minsan, hindi alam ng iba kung ano ba yung barangay
captain. Basta ba dapat siya yung malaking tulong na binibigay sa akin? Pero hindi lang naman yun yung trabaho ng kapitan. In fact, maliit na bahagi yun sa trabaho ng kapitan. Dapat kung sino yung capable na maging local chief executive ng barangay. So napaka-importante din po nung political education na alam ng mamamayan kung ano ba yung dapat hanapin sa isang barangay leader. Oo, na alam niya kung ano yung trabaho pinapasukan niya. Tama po. Oo. May mga panukala na dapat daw lagyan ng salary grade sa usaping sweldo ang mga barangay officials mula sa tanod hanggang sa barangay captain. Pabor ka ba rito? Ako pabor naman po ako doon. From barangay captain, barangay kagawad, pati sa SK, yung SK kagawad. Minsan kasi nag-iiba-iba yan, nagva-vary per LGU, depende sa financial capacity. Pagdating naman sa mga halimbawa sa appointed officials, gaya ng tanod, ang liit sobra ng sweldo ng isang tanod. Yung iba dyan, depende sa lugar. Ha? May iba, baka 5K lang. May iba, baka mas maliit pa. Hindi, ano. On your own, kaya yung galawin yun o kailangan merong papatakdo sa salary standardization? Ang LGU po, nagbibigay din, although limited din. So, halimbawa, ang tanod, may plus 3,000 po yung 20 dun sa tanod ng barangay. Pero limited eh. Siguro mas maganda kung mas standardized din po. Pati yung training, dapat mas standardized. Tama. Nabanggit mo yung SK. Ganong ka-importante ang kabataan sa governance natin? May boses ba dapat ang ating mga kabataan dyan sa barangay? Para sa akin, napakalaki ng potential ng SK, lalo na para maging breeding ground sana ng mga leaders, future leaders natin. Kaso, minsan nakakalungkot dahil maagang, paano sabihin eh, nalalason yung mga SK natin na hawakan ng barangay, pati yung, kunyari, maganda naman sana yung SK Reform Act kasi hiwalay na yung budget po nila. Kaso, ang problema, hiwalay nga, legally speaking, hiwalay yung budget nila, may hiwalay na account, automatic yung funds na da-download, pero sasabihin ng kapitan, oh, kailangan yung supplier mo sa project, ito yung kukunin mo. Alam natin, bawal yun. Pero yung mga ibang SK, hindi makapalag. So, sunuran po sila. Naku, eh, dapat talaga maiwasan nilang masabi sa kanila yung kasabihan ng araw. Oo, eh. Capacity building po talaga, napaka-importante. Kung ganito na po talaga yung SK natin, para sa akin, okay naman yun. Pero siguraduhin natin na sapat o sobra sa sapat yung training nila para alam nila kung paano lumaban. Hindi lang yung basta sinabi ng kapitan, o ito yung gagawin mo, ha? Oh, ay, yes po, Kap. Kawawa, eh. Saka natuturuan ng korupsyon yung bata. Yun. Yun yung ayaw na ayaw natin at yun yung nakakalungkot. Yun, kasi yun nga, ayokong marinig yung hindi ko matandaan kung biro ito noong araw, pero meron sinasabi sila noong araw na, karamihan naman, hindi, pero sabi, so young, yet so corrupt. Oo. Huwag naman sana matawag sila sana hindi. Ganun. Sana hindi. Oo. Well, since isa ka sa mga sikat na youth leaders ng bansa, ano naman ang advice mo na mabibigay mo sa current at aspiring youth community leaders? Simple lang po, be prepared. Pag-aralan. Ang pagtakbo sa kahit anong posisyon, mula SK hanggang presidente, hindi yan basta napagditripan lang. Hindi yan basta kung sinong pogi o maganda. Hindi yan kung sinong pinakamalaking angkan. O kung sinong pinakamaraming quote-unquote natulungan. Hindi, dapat qualified. Dapat pinaghahandaan. At yung mga nabanggit natin kanina na hinahawakan ng kapitan, natuturuan ng korupsyon. Kung malinis talaga yung hangarin ng isang kabataang leader, sinamahan niya ng paghahanda. Alam niya kung ano yung batas, alam niya yung proseso ng SK, para hindi siya maloko, hindi siya ma-sway sa mali, eh kaya naman po yun. Well said. Biko, may ilang mga katanungan sa iyo yung ating mga kababayan. Panoorin natin to. Hello, Mayor Vico. Here's my question. Ano yung isang current problem ng Pilipinas na dapat agad aksyonan ng pamahalaan? San ba natin sisimulan? Pag sinabi natin problema, hindi naman po nauubos ang problema sa lipunan natin.
Pero siguro yung isang nabanggit na rin natin kanina, yung korupsyon, na dapat palakasin natin yung mga institution natin, yung justice system natin, siguraduhin natin na pag may korup, may ebidensya, talagang mahatulan ng guilty verdict. At hindi nadidribble. Opo, hindi madidelay na madidelay hanggat wala na. Sa end naman ng local governments, katulad po sa amin, talagang tugunan din, pagtuunan din ng pansin. Hindi yung, ganyan talaga, hayaan ko na lang yung mga tao ko. Kasi pag pinakailaman ko, mahirap pa. Hindi, kailangan. Sa Pasig, hindi ko po kayang sabihin na perfect o na wala ng gumagawa ng kalokohan. Meron pa rin kami nahuhuli, pero yung mga gumagawa niyan, may takot na. Alam nila, may mga napakulong na kami. Yung political will ay nandun po. In all the other services after that, makikinabang kasi lalaki yung pondo eh. Mas magiging epesyente yung pamahalaan natin. Pag napunta sa korupsyon ng pera ng taong bayan, waldas na. At hindi nakakatulong. Thank you, Iha. Next. Ano pong ibig nyo sabihin dun sa statement nyo na no monopoly of knowledge? Okay. Maganda yung tanong ni Kuya. No monopoly of knowledge, ibig sabihin ako bilang alkalde o bilang mayor, hindi ako dapat magmarunong o maggaling-galingan. May mga bagay dapat aminin ko, hindi ko po alam lahat. So halimbawa, pagdating sa banggit kanina yung pandemic, kung may success man ng Pasig yun dun sa pandemic response, hindi po yun dahil magaling yung mayor. Magaling makinig. Hindi ko po sinasabi na eksperto ako diyan. Hindi, larangan ng medisina, sino bang dalubhasa sa medisina? Yun yung tanungin natin. No one knows everything. Yun po yung ibig sabihin yan. Correct. Next. Anne Stepana here. As I am a mental health advocate, naturally, my question for Biko will focus on mental health. I have observed that you don't offer any programs in your city to provide free counseling services for your constituents who belong in our community dealing with mental health issues or illnesses, because this is still lacking in our country, as we all know. Anyway, if such initiatives are part of your plans or are currently in development, where can individuals within your city who are experiencing such can seek assistance to easily access free or affordable mental health care? Okay. Thank you. Ninong, nakikita po natin these last years, medyo tumataas ang bilang ng incidents of mental illness, or yung mental health talagang kailangan nating tutukan din. So aminin ko, medyo bago pa siya para sa lokal na pamahalaan. Bago naman siya para sa ating lahat. Pati sa national government. As a matter of fact, before my term ended, pinasa namin yung mental health law. Yun yung magbibigay ng funding sa DOH para makapagbigay ng makatulong sa mga mental health facilities. Dapat magkaroon ng bawat hospital ng mental health facilities. Yes. So medyo bago yan na medyo abangan natin. Opo, ngayon po, yun nga po, sinisimulan yung programa, we're building it from the ground up. Kasabay po nun, nagka-capacity building na po kami ng mga government officials within the LGU. Just this month, we had a mental health awareness seminar para naiintindihan ng lahat. Very good. Next. May pag-asa pa po kaya luminis ang tubig sa Ilog Pasig? Well, ang Ilog Pasig, napakaliit lang ng bahagi ng Pasig City. Kasi, mahabang ang Pasig River eh. Ang Pasig City, very small part lang po sa may gitna. Ng Pasig River, yes. Nakahabaan. Ganun pa man, we do our part dun sa cleaning, dredging. Ang pinaka-importante sa palagay ko, yung implementation ng environmental laws natin. Kasi kahit anong linis natin, pero tapon pa rin tayo ng tapon, lalo na ng mga industrial waste, hindi matatapos ang problema. Pero siguro, although hindi lang naman effort namin yun, from national to the different local governments involved, team effort naman yan, sa pangunguna din ng DNR. Siguro ang isang masasabi ko ay in the last 5, 10, 15 years, lumilinis naman. Compared, noong una akong pumunta ng Pasig River, nung sumakay ako ng barko dyan dati, nung grade school pa ako, talagang
medyo ibang amoy. Masama talaga amoy at saka ngayon, talagang medyo putikan na. Pero totoo yan, ngayon medyo matino-tino na. From time to time, di ba may ferry din po ang Pasig. May ferry. Oh. At yung MMDA, may pinapatakbong ferry, nagpahiram po kami ng dalawang... Sumakay ako dun eh. Barko po, yung mutya ng Pasig. Sumakay kami dun eh. Maayos. Much better. May pag-asa. Much better. Opo. May pag-asa. Okay. Thank you. Last question. Hi, Mayor Vico. Meron po akong itatanong sa inyo. Kung susubok po kayo na maging artista, ano po ang role na gusto niyo? Well, nasagot ko na po kanina. Hindi, kung ikaw daw yung naging artista, anong role ang gusto mo? Honestly, yan yung isa sa huling profession para sa akin, yung pagiging artista. Hindi ko po alam, baka may maisip kayo na role para sa akin. Well, di. Enteng kabisote. Okay. Salamat. Thank you. Maraming salamat din sa mga tanong ninyo. Magbabalik pa po ang reality check. Alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video sa social media. Pakilalang tauhan ng isa na nasangkot sa isa pang viral road rage incident. Uso ngayon ng road rage. You were able to have the driver's license of Mr. Gonzalez revoked after that video went viral. Dahil dapat alam mo ang totoong balita. It wasn't a fair agreement. Walang kalaban-laban yung siklista nung pinirmahan niya yan. Nalaglag na daw doon sa tubig at pinagbabaril pa yung tubig kung saan siya nalaglag. Kasama sina Ali Soto at Pat P. Daza ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lang sa Net25. Ang iinit ng ulo ng ating mga kapulisan. Pero umuulan na ngayon, so sana humupa na ang inyong mga maiinit na ulo. Kwentuhang makaka-relate kay you. Menopause. Yes. Meron ka ba nararamdaman ng mga signs ng menopause? Menopause really happens. In my case, I had a condition called endometriosis. Oh. Miss Corina, ganda po ng hair niyo. Ano pong shampoo niyo? Mapa-senior man kay you. My apos are here. They're proving me and they give me such joy. And so, kung hindi ako magtatrabaho, how could I spoil them? Yes. O Gen Z. NAR is actually an accent from Australia. So like when you say no, you don't say no. They say NAR. Bida kayo dito. Chumay! So, let's just always choose to be kind. Kaya umaga! Kaya ugaliin ang tumutok kung saan masaya at maganda ang simula ng araw. 10 a.m. to 12, Lunes hanggang Biyernes, kada umaga. Nagbabalik ang reality check with Pasig City Mayor Vico Soto. Vico, bago tayo magtapos ng kwentuhan natin ngayong gabi, may one last challenge kami para sa'yo. Rate yourself. Rate myself, okay. From a scale of 1 to 10. 1 the lowest, 10 as the highest score. Alright? Basketball. Basketball skills. Kung sa ngayon, baka mga 3. Oo naman. Sakit ng tuhod ko eh. Operado po kasi yung dalawa. High school. High school, hindi pa ako masyado marunong. Nung college, medyo natuto ng konti. Turo ni LA. Opo. Siguro 7. Hindi ko naman masabing magaling ako kasi syempre iba yung level ng mga... Hindi naman ako naging varsity talaga. Pero ano lang. Competitive lang. Punong bayan. Siguro... As punong bayan. 8. Solid. Humble eh. Humble ka. Dahil ang rating sa'yo ng mga kapwa ako politiko, 10. Bilang crush ng bayan. Wala naman tayo. Hindi ko naman naiisip yung ganyan. Di, siguro 6.
Hindi ka nagbababasa ng ano ha, na social media. Iniiwasan din. Okay. Anyway, maraming salamat. Maraming salamat sa mga oras na binigay mo sa amin ano ngayong gabi, Vico, Mayor Vico Soto. Mga Kanet 25, dito muna nagtatapos ang ating programa. Abangan pa ang mga susunod pa nating kwentuhan at pagtalakay sa mga isyung kinakaharap ng ating bansa. Again, thank you, Mayor Vico. Thank you, Ninong God Tito. Bless. Salamat. God salamat bless. Po. More power to you. Ako po si Tito Soto. Ihayag ang saloobin. Humayin ang hinaing. Alamin ang pwedeng gawin. Mag-reality check tayo. Netizens, ako po si Tito Soto sa programang Reality Check. For more live and updates, please don't forget to like and subscribe to Net 25 TV. Let's get together, Net 25.